Hello, 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 hello. Magandang buhay, mabiyaing buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay. Sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga karayon sa ating Panginoon Jesucristo, mula sa iba't ibang kasulok ng Luzon, ng Visayas at ang Mindanao, ang ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguri ang perlas ng silangan. Gayun din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito, nanilikha pinagkatiwala ng Diyos sa buong sangkatauhan. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Letangona, na narito muli upang pangunahan ang episode 572 ng Ride on the Ministry, araw po ng Thursday, September 23, 2021. Yes, ang Ride on Ministry, Ride on with Jesus Christ, Ride on in His words, Ride on the sound of praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa pagkakataon na ito. Mga karay doon sa ating Panginoong Diyos. Pinupuri ka namin at winawalhati o aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na siyang gumising muli sa amin sa umagang ito. Ikaw, Panginoon, na nagpapalubos ng aming mga buhay sa araw-araw, nag-iingat, nagliligtas. Ikaw na siyang nagbigay sa amin ng panibagong kalakasan, panibagong araw, panibagong biyaya at panibagong pagkakataon. Yes, nawa, Panginoong Diyos, ang aming paglapit sa inyo ay maging kalugod-lugod. Pangunahan niyo kami, Panginoon, sa pamagitan ng iyong diwang banal, nang kami makaunawa, ma-inspire, magkaroon ng kagalakan. At gayon din na kami, Panginoong Diyos, ay magkaroon po ng maayos na internet at signal. Sa tanging pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming panalangin, lahat ay magsabi ng Amen. Kanyang pag-ibig ligtas
Umaasa ko sa panganib. Ligtas ako sa panganib. Sagad ng biyaya sa araw-araw kay Kristo ay nakakamtan. Sa aking puso'y lagi nang may awit, puri sa Diyos ng pag-ibig. Ang buhay ko'y laging iniingatan ni Kristo ng aking kanlungan. Di nagmamaliw ang kanyang pag-ibig. Ligtas ako sa panganib. Ligtas ako sa panganib. At kung sa langit atin siyang mamasdan, kabanal ay ating taglay. Pag-ibig at pagliligtas ni Jesus, awit na di matatapos. Ang buhay ko'y laging iniingatan ni Kristo ng aking kanlungan. Di nagmamaliw ang kanyang pag-ibig. Ligtas ako sa panganib. Ligtas ako sa panganib. Natin ang Panginoon sa awit na yan. Tayo po ay dumako doon sa ating pagtalakay, mga karay, doon sa ating Panginoong Diyos. Na nandun na tayo sa verses 1-9 ng chapter 24. Yes. Acts chapter 24 verses 1-9, na ito ay bahagi ng kabuuang chapter 24 mula versikulo 1 hanggang 27, na kung saan ito po yung panahon that the Apostle Paul was tried before Governor Felix. Yes, yan po ang nangyari. Pero mag-focus tayo doon sa verses 1-9 sapagkat mahaba yan, na kung saan ito po ay meron ng kinalaman sa sakdal ng mga Hudyo laban kay Apostol Pablo. Pero bukas ang tatalakayin po natin ng kanya namang pinaka-depensa. Pagpalagay natin na tayo po ay nasa loob ng korte, mga karay, doon sa ating Panginoon Diyos. Pero mahaba pa itong haharapin ni Paul. Napakahirap na kanyang pinagdaanan.
Yes, indeed, we acknowledge sa materials that we are using the King James Version, Full Life Study Bible, Magandang Balita Biblia, and of course, sa some available readings, the pinakamahalaga ay mismo ang nag-iisang Diyos na nahayag sa tatlong persona na siyang pinanggagalingan ng lahat ng mga tinatanggap natin na kung saan ay magaganda at makatutulong na mga kaisipan at pagtalakay na ayon sa kanyang sa nakabatay sa kasulatan, nakakaray doon sa ating Panginoong Diyos. At ganito po ang sinasabi ng ating pinaka-passage. And after 5 days, Ananias, the high priest, descended with the elders and with a certain orator named Tertullus, who informed the governor against Paul. And when he was called forth, Tertullus began to accuse him, saying, seeing that by thee we enjoy great witness, and then that very worthy deeds are done unto this nation by this providence, we accept it always and in all places. More noble Felix, with all thanksgiving. Notwithstanding that I be not further tedious unto thee, I pray thee that thou wouldest hear us of thy clemency a few words. For we have found this man a pestilent fellow and a mover of sedition among all the Jews throughout the world, and a ringleader of the sect of the Nazarenes, who also had gone about to profane the temple whom we took, and would have judged according to our law. But the chief captain Lysias came upon us, and with great violence took him away out of our hands, commanding his accusers to come unto thee, by examining of whom thyself mayest take knowledge of all these things were saw. And the Jews also assented, saying that these things were saw. Pinagpala tayo ng Panginoon sa ating pong binasa na passage at sa ating pagkarinig. Dito sa passage na ito, dito natin makikita kung paano binaluktot yung katotohanan. Ibig sabihin ay nagkakaroon ng dagdag at bawas. Dagdag bawas. Ito ay karugtong ng ating tinalakay kahapon. Napakatapos ng 5 araw, makaray doon sa ating Panginoong Diyos. Dumating nga sa Caesarea. Sino ang pinakapunong saserdote na itong si Ananias, na kung saan ay kasama niya ang ilang matatanda ng bayan at isang
tumatayo bilang kanilang abogado. Nang pangalan nito ay si Tertullo o Tertullius. Pero sinabi sa King James Version ay siya ay orator. At nagsilbing kanilang abogado. Na kung saan ay kanilang iniharap kay Gobernador Felix nangalin ng kanilang sakdal laban kay Apostol Pablo. Laban kay Apostol Pablo. Ngayon ang nangyari dito noong iharap na itong si Apostol Pablo sa kanila. Dito ngayon nagpasimula mga karayo doon sa Panginoong Diyos na ang tumatayong abogado ng mga diumano na mga nagsasakdal ng mga Hudyo ay doon niya sinimulan itong si Tertullo ang pagsasakdal. Pero hindi ko alam kung merong written chargeable offense. Dahil wala naman binabanggit dito, kundi yung kung ano yung sinasabi nitong tumatayong pinaka-abogado nila. Na kung saan ang naging wika niya. Siyempre, pinasimulan sa paunang salita na magaganda at magiliw na pananalita. Address sa Gobernador Felix. Ang sabi ng pinakaubogado na si Tertullo. Kagalang-galang na Gobernador Felix. Utang po namin sa inyong matalinong pamumuno. Ang malaking kapayapaan. Matagal na naming tinatamasa. At gayon din ang pagbabago para sa kapakanan ng bansang ito ng Cesarea. Di ba ang gandang paunang palamuting mga salita? Bilang pagbati at bilang pagpupugay at pagkilala. Sa Gobernador Felix ng Cesarea. Well, hindi natin yan madidipati mga karayon sa Panginoon, but indeed we respect. With due respect, mga karayon sa ating Panginoong Diyos. At pagkatapos na kanyang sabihin, ang magalang at makatindig balahibong paggilala kay Gobernador Felix sa kanya sinimulan.
ang laman ng di umanong sakdal laban kay Apostol Pablo. Ngunit upang kayo po ay huwag ng gaanong maabala. Yan ang kanyang sinabi. Iba, merong paabot malasakit o concern. Di umano sa Gobernador Felix. Ngunit upang kayo po ay huwag ng gaanong maabala. Mangyari po lamang na kami pakinggan ninyo sumandali. Yan ang kanyang pakiusap. Yan ang magandang pakiusap nitong tumatayong abogado. With his concern and with his plea, upang pagbigyan na siya o sila na sila'y mapakinggan. Kahit sa sandaling pagkakataon. Well, yan ho ay bahagi naman ho yan ng tinatawag natin na kaakibat ng due process. Ang karapatan na magsalita, ang karapatan na makinig at gayon din, ang karapatan din na kung saan ang inaakusa ay mapakinggan din at makapagsalita din. Ngayon ay direktamente na kung saan ay sinabi na. Ang sakda laban kay Apostol Pablo. Nang kanyang sinabi ay sapagkat natagpuan namin na ang taong ito'y si Pablo ang tinutukoy. Mangliligalig. Yan ang kanilang paratang. At gayon din na dagdag ng paratang ay ginugulo niya ang mga Hudyo saan man makarating. At gayon din, nadagdag pa ng chargeable offense at pasimuno ng sekta ng Nazareno. At pang-abat na chargeable offense laban kay Pablo, pati na po ang templo namin ay tinang kanyang lapastanganin. Ngayon mga karaydon sa Panginoong Diyos, nadaanan na natin ang tunay na kwento nito. Sa mga nakalipas na pagtalakay natin dito mismo sa The Book of Acts, na kung ano itong paratang na ito. Naapat mga karayo dun sa Panginoong Diyos ay pawang kasinungalingan. Hindi totoo. Kahit muli niyong saliksikin kung ano ang dinaan ng buhay, paglilingkod at ministeryo at pagmimisyon nitong lingkod ng Diyos na si Apostol Pablo. Na kung saan ay kailanman
si Pablo ay hindi siya gumawa ng anumang bagay na kung saan ay nakaliligalig. At gayon din, kailanman itong si Pablo sa panahon na siya ay mananampalataya na kay Kristo, hindi siya gumawa ng kaguluhan. At gayon din, ang kanilang paratang na pasimuno ng sekta ng Nazareno. Pero ang laman ng kanyang advocacy, ang laman ng kanyang pangangaral, ang kanyang pagpapatotoo at pagtuturo at pagwiwitness ay patungkol sa mabuting balita ng kaligtasan tungkol kay Kristo Jesus. At gayon din ng paghahari ng Diyos. At gayon din ang mga patotoo kung paano siya binago ng ating Panginoong Hesukristo. At kung paano siya nakaranas ng himala ng Panginoon upang 100% mabago ang kanyang buhay. At ang kanyang buhay, buhay na kung saan nakaugnay, nakaangkla kay Jesus. At gayon din sa salita, banal na kasulatan, buhay na kung saan ay empowered and anointed by the Holy Spirit. Because after indeed experience regeneration, being born again with a repentant heart before the sight of the Lord and with receiving of the grace of the Lord Jesus Christ for him to be completely forgiven and a cleanse, after which he did experience the baptism of water and the Holy Spirit, which indeed moved the Apostle Paul into something new life, into something new, a direction of life, new ministry and mission. Na nakitaan siya ng patuloy na katapatan sa Panginoon at gayon din sa pagsisiwalat ng mabuting balita ng kaligtasan at gayon din ang paghahari ng Diyos, ang katapatan niya mismo sa tumawag. Umili at nagtalaga at nagsugo sa kanya bilang lingkod ng Diyos, bilang apostol ng ating Panginoon. That the Lord Jesus Christ, kinasangkapan siya ng mabisa at matagumpay. From that experience of being with the Lord Jesus Christ to his faithful compliance of the mandate of the Lord to go forth. Yes, from the road to Damascus, in Damascus, nang muli siyang makakita, yes, at gayon din na kanyang tinanggap ang mandato ng ating Panginoon. And that starts, mga karay, dun sa Panginoong Diyos, his compliance to the mandate of the Lord Jesus Christ to go forth and begin.
his first missionary journey in Asia, and then the second missionary journey, third missionary journey, and all the follow-up side by side, and all the side trips sa kanyang itineraries hanggang sa dumating sa pagkakataon na kung saan ay bumalik siya muli dyan sa bandang Jerusalem. Bagaman may naghihintay na kapigatian at paggabilang, hindi niya nalintana. Hindi siya natakot, kundi hinarap niya. Well, mga karayon sa Panginoong Diyos, you know what I'm telling you now. Na kung saan ay pinasisinungalingan natin itong kasinungalingan na paratang kay Pablo, na hindi totoo, may dagdag, may kulang. Puro paratang. Kung sinasabi man nila na kung saan ay itong si Pablo mangliligalig, pero sila ang naliligalig. Dahil ang kanilang pananampalataya, ang kanilang relihiyon, ang kanilang sekta, it was indeed being threatened by the truth. Na kung saan ay itinuturo, ipinangangaral, ipinapatotoo at pinanindigan nitong sa Apostol Pablo. At gayon din sa mga resulta na kung saan maraming sumasampalataya at magiging alagad ng ating Panginoon. Kung meron mang nanggulo sa panahon ng kanyang gawain, hindi siya. Hindi siya mismo ang ginugulo. Siya mismo ang nakakaranas ng persecution. Pero lahat niyan tiniis niya. Kahit merong mga pagkakataon na kung saan umiiyak ang kanyang puso, lumuluha. Pero patuloy pa rin na naging tibay ng kanyang paninindigan, ang kanyang tapang, ang kanyang lakas, ang kanyang pagkapit sa Panginoon at gayon din sa pagpapailalim sa kalooban ng Diyos at gayon din. Sumusunod siya at patuloy na kung saan pinaghaharian siya ng banal na Espiritu ng Panginoon. Kaya yung sinasabi nila na kung saan ay nilapastangan ng templo kailanman hindi niya ginawa. Because the Apostle Paul, he indeed followed what is due and what is in accordance to the kautusan, mga karayon, sa Panginoon. Kaya nga tuwing Sabat nandyan siya sa templo, na ikipagpaliwanagan, inobserve. Kaya ang kanilang inimbento ng mga paratang, mga karayon, sa Panginoong Diyos ay indikasyon na sila mismo ang siyang naliligalig. Sila mismo ang natatakot. Sila mismo ang merong damdamin na insecure. Di ba? Ah, kapatid sa ating Panginoon Diyos, meron bang ganitong sitwasyon? Maging sa panahon na ito na kung saan mga paratang na hindi totoo, mga sakdal na iniimbento. Siyempre, ang abogado, kung ano ang sabihin yung kanyang client, yun. At kanyang pag-iisipan, lalagumin at ilalagay kung ano ang magandang proseso at gayon din kung paano
patutunayan di umano ang paratang sapagkat sila nagpaparatang na sa kanila yung side na kung saan ay dapat nilang patunayan kung ano ang kanilang paratang. Mirin nyo dito, ang nagiging kasabwat dito ay mga punong saserdote, mga pariseyo, sadyosyo, scribes. At itong mga hudyong ito, mga karaydon sa Panginoong Diyos. Mga laman ng templo, mga laman ng iglesia sa panahon na yun. And I hope na hindi nangyayari ito sa anumang iglesia. O maging sa labas ng iglesia o sa lipunan. Pero nangyayari. Ang mga imbento at di totoo na mga paratang. Nakakaray doon sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga dyan sa kanilang maling paratang kay Pablo ay sinasabi nga ng kanilang tumatayong abogado kaya hinuli namin siya. Hahatulan sana namin siya ayon sa aming kautusan. Yan ang kanyang sinabi sa harapan ni Gobernador Felix. Pagkatapos, di nagdagan na naman ng imbento at kasinungalingan. Ngunit dumating si Lysias na pinuno ng rehimento at inagaw siya sa amin. Inagaw daw ng pinakapuno ng rehimento, Lysias, itong si Pablo, sa kanila. Pero hindi naman totoo yun. Dahil nung nagsalita si Paul, kung sino siya, kung taga saan siya, at gayon din na meron siyang sinabi, na isang statement at yan ay pagdaanan natin sa ating pagtalakay. Lalo na doon sa paniniwala tungkol sa Espiritu at gayon din sa langit at gayon din sa usapin ng mabubuhay na muli na kung saan ang bumubuo ng Sanhedrin, merong grupo, lalo ng pariseyo at gayon din yung mga scribe, naniniwala sa sinasabi ni Paul patungkol doon. Pero ang iba naman ay laban hanggang sa dumating ang panahon na kung saan nagtatalo-talo na sila nag-aawayan, nagsisigawan at gayon din, hindi na mapigil sila. At maring dumating pang panahon na kung saan ay patay na nga si Pablo doon. Pero mismo ang pinakapuno ng serdote ang siyang nagpatawag sa pinakapinuno ng rehimento upang ibalik itong si Pablo doon sa castle o sa kuta. Hindi ho ang Lysias na pinaka-chief captain na kung saan ay umagaw kay Pablo sa kanila. Kundi sila siya ay sumunod lamang. Dahil nga naman, siyempre ang kanilang pagtupad ng tungkulin ay para sa pangkapayapaan at gayon din ang pangkaayusan. Ngunit ang sabihin ng tumatayong abogado, ngunit dumating si Lysias na pinuno ng rehimento at inagaw siya sa amin. Kasinungalingan niya. At
gayon din, nakapagtataka makaraydon sa Panginoon Diyos na kung saan sila ho na nagpunta sa Cesarea at sa gobernadora Felix kasama ang high priest na si Ananias. Gayon din ang ilang matatanda ng bayan at ang abogado na iyon. Pero diyan ay hindi lam, di naman na tumindig itong pinakapunong sasabi na si Ananias upang pasinungalingan yung sinasabi ng tumatayong abogado na ang sinasabi ay hindi totoo. Sinisipa, pinaratangan pa ang chief captain ng kanyang pagdating daw ay inagaw si Pablo sa kanila. Tahimik ang punong saserdote. Gima, kasabwat, accessory sa paratang na ito. Pero saserdote yan, pinakapunong saserdote. Mga laman ng templo, mga religious ang nag-aaring uri sa panahon na iyon. Nagaray doon sa ating Panginoon Diyos. Ito po ay napakahalagang bagay. Lalo na sa mga nanunungkulan, lalo digit sa iglesia, maging sa lipunan ginagalawan natin, at maging sa pinakamaliit na yugto ng komunidad, hanggang sa kataas-taasan. Iyong magsabi ng katotohanan ay nararapat. Yung magiging transparent, nararapat. Yung pagiging honest, nararapat. Yung pagsasabi at gayon din na pagtutuwid sa hindi tama ay nararapat. Pero hindi tumindig itong pinakapunong saserdote na sabihin na hindi ganyan ang nangyari. Kundi ako mismo ang siyang nagpatawag sa Chief Captain Lysias upang ibaba at ibalik itong si Pablo doon sa kuta. Pero tahimik eh. Di ho ba marami din mga kapatid mahal sa Panginoon na kung saan ay tahimik? Na sa tuwing nagiging tahimik sa mga kasinungalingan, sa mga propaganda, sa mga fake news at sa mga paratang na hindi totoo, ay nagiging accessory. Yan ang dagdag pa na sinabi ng tumatayong abogado dito, sinabi niya sa amin na sa inyo isakda lang taong ito. Pagsisiyasat ninyo sa kanya, malalaman ninyo ang lahat ng sumbong namin laban sa kanya. Hindi ba nakatulong ang chief captain na yan upang mailigtas si Paul sa tangka ng mga Hudyo doon sa Jerusalem dahil papatayin siya at tatambangan siya sapagkat ang kanilang kahilingan ay ibalik siya sa Sanhedrin. Pero ang masamang balakin, habang ibabalik siya doon, tatanggap na tatambangan siya at siya ay papaslangin. Pero hindi nangyari. Kaya nga kahapon, tinalakay natin yung binatil yung pamangkin ni Paul na kinasangkapan. Yes, at gayon din, kinasangkapan itong chief captain.
At gayon din ang mga diumano na kung saan ay naging kasama ni Pablo upang madalas siya sa Cesarean at sa Gobernador Felix, at gayon din dun pa siya sa palasyo ni Herodes na nirahan. Kaya nga taongan na merong katotohanan na kung saan ay sinabi dumano sa kanila na isasakdal itong si Paul sa Cesarea at gayon din sa gobernador. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, ang problema ay yung merong dagdag, may kulang. Ngayong habang sinasabi ang hindi katotohanan, sa laging sinasabi hanggang sa yan ay lumilitaw na nakatotohanan na. Di ba? Ngayon dito, mga karayadon sa Panginoon, lahat ng sinabi ditong tumatayong abogado nila, nakiisa ang mga Hudyo kay Tertulio at pinatotohanan ang lahat ng kanyang sinabi. Eh, siyempre, understandable dahil kasama nila. Nasama nila doon sa kung saan sinong gaban sa Apostol Pablo, kinaladkad palabas sa templo, binugbog, nga hindi niya pinahuli, pagtakampa na patayin siya. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, huwag natin tularan ang mga ganitong mga kasinungalingan. Natin tularan mga ganitong hindi puro na laman ng pagsasakdal. Sapagkat ang katotohanan ay siyang magpapalayo sa atin. Yes. Ilihim man ang katotohanan, lalabas din ang katotohanan. Patayin mo man ang katotohanan, di mapapatay yan. Lalo mabubuhay. Habang binabaluktot ang katotohanan, lalo siyang nagiging pino, mangingibabaw. Kung meron mang pagkakataon na kung saan napagpipiestahan ang kasinungalingan, pero darating ang panahon na kung saan ang mangibabaw, at mangibabaw ang katotohanan pa rin, sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya, mga karaydon, sa ating Panginoong Diyos. Well, tingnan natin bukas kung ano ang magiging depensa o pagtatanggol ni Apostol Pablo. Yes, bukas Friday, karugtong ng itong pag-arap ni Paul sa Gobernador Felix. Ay bukas nandun tayo sa verses 10 to 23 na kung saan ay mapapakinggan din natin kung ano ang mga sasabihin at pagtatanggol ni Apostol Pablo sa harapan ni Gobernador Felix. And by Saturday, mga karayadon sa Panginoong Diyos, verses 24 to 27 ay sa Apostol Pablo naman sa harapan din na Gobernador Felix at gayon din si Drusilla na asawa ng Gobernador. And by Monday, mga karayadon sa Panginoong Diyos, nandun na tayo sa Acts chapter 25 verses 1 to 27. Maring dalawang session ang gagawin natin doon, mga karayadon sa Panginoong Diyos. At malawig pa ang ating tatalakayan dito
Sa asuntong ito, makakaray doon sa Panginoon Diyos. Hindi lamang aabot ito ng isang taon, maaring dalawang taon pa, itong ganitong proseso. Pero titingnan natin kung mangyayari yung katotohanan na kung saan, kung anong sinabi ng Panginoon, mangyayari na maging si Paul, makakarating pa rin sa Roma. At yung pagginos ng Panginoon, yung gabay ng Panginoon ay ganoon na lamang. Kaya nga ho, mga karayon sa ating Panginoong Diyos, patuloy po natin na kung saan ay napag-uupulan natin ang pansin na mga ganitong mga bagay na kung saan ay tunay nga naman na nakapagbibigay po ng lakas sa bawat isa sa atin. Kayo po ang nakakaalam kung ano ang inyong mga pinagdadaanan sa buhay. Kayo ang mas nakakaalam kung ano ang mga mahirap na pinagdadaanan ninyo. Maaring nakaranas din kayo ng ganitong sitwasyon ng buhay. At gayon din na maaari na kung saan ay merong kayong particular na kung saan talaga naman na napakahirap po. Kaya nga po mga karay dun sa ating Panginoong Diyos, manatili tayo sa katotohanan. Manatili tayo sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Panghawakan natin ang pangako ng ating Panginoon. At manindigan tayo. Sabayan niyo ako sa pag-awit nitong awit na ito, Standing on the Promises. Mga karay doon sa ating Panginoon. At panghawakan natin yung talaga naman na kung saan ay mapanghahawakan natin na pangako ng ating Panginoong Diyos sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na yung English. Dumasa tayo na kung saan ay hindi man kasintulad ang naranasan ni Pablo sa ating naranasan sa araw-araw. Pero napakahalaga na kung saan ay panghawakan natin ang pangako ng ating Panginoong Diyos na pinanghawakan din nitong si Apostol Pablo. Di ba matatandaan niyo ba yung sinabi na be of good cheer? Lakasan mo ang iyong loob. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God, come on! Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God, come on! Standing on the promises of Christ my Savior. Standing
I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ, the Lord. Bound to Him eternally by love's strong cord. Overcoming daily with a spirit's sword. Standing on the promises of God. Come on. Standing, standing, standing on the promises of Christ my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises, I cannot fail. Listening every moment to the Spirit call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Come on. Standing, standing, standing on the promises of Christ my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Yes, purihin natin ang Panginoon. At standing on the promises of God. Panghawakan natin ang mga pangako ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po, Diyos, sa paalaala mo sa amin, sa mensahe ng buhay, sa mensahe ng imo. Na maaari naming panghawakan, Panginoon, sa araw-araw at patuloy kami mabuhay, Panginoon Diyos, sa katotohanan. Dahil ang katotohanan mo, Panginoong Diyos, ang tunay nga naman na magpapalaya sa amin. Kaya nga po, tulungan mo kami at gabayan niyo kami araw-araw. Nang kami ay patuloy na sa iyo, Panginoong Diyos, nang hahawakan. Sa iyong mga pangako, sa inyong mga revelasyon, sa inyong mga provision, Panginoon. Sa inyong mga salita, Panginoong Diyos. Kaya nga po, Panginoon, salamat ng marami na ikaw ang siyang aming nalalapitan. Makakapitan at mapagtitiwalaan sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon at anumang sitwasyon ng aming buhay. Dahil ikaw ay tapat sa amin, mahal mo kami, hindi kami iniiwan, hindi kami pinababayaan. Bagus. Suma sa amin ka lagi, O Diyos, sa araw-araw at maging sa tuwid-tuwid. Napakarami namin na dapat ipagpasalamat sa inyo, Panginoon, ang panibagong buhay na kaloob mo sa amin, ang binigyan mo kami ng hininga, ang binigyan mo kami, Panginoon Diyos, ng bawat kailangan namin sa araw-araw. Yung kami iniingatan, prinoprotektahan sa araw-araw. Yung kami, O Diyos, ay pinalalahanan mo at itinatama mo kami. Pinapasalamatan ka namin. Bawat karanasan namin sa araw-araw. Maganda man o hindi maganda. Pero meron kaming natutunan, Panginoon Diyos, sa bawat karanasan. Kaya maraming maraming salamat po. At tunay nga naman na ikaw maasahan namin. Sa tuwing kami ay merong kabigatan, problema, tinutulungan mo kami kung paano malunas. Kung kami merong karamdaman, pinapalakas mo kami, pinapagaling, tinutulungan. Kung kami ay nasa panahon ng kawalan,
pinagkakalooban kami, kung kami nanghihina, pinapalakas, kung kami nawawala ng pag-asa, binibigyan mo kami ng pag-asa. Kung kami, Panginoon, natatakot, binibigyan mo kami ng kapanatagan at kalakasan. Yes, Lord Jesus, hindi po namin mabilang lahat ng kabutihan na inyong ipinagkakaloob, pinaparanas sa amin. Pero narito kami, Panginoon, nagpapasalamat sa inyo. At sinasabi namin sa inyo na ikaw ay aming minamahal. Na ikaw ay aming patuloy na sinasampalatayanan, pinananaligan. Sinusunod. Na umasa kami, Panginoon Diyos, that you will always be our victory. You will always be witness to overcome this world and to overcome everything around us, O Lord Jesus Christ, na kung saan ay sinisik kami sa araw-araw. Thank you, Lord, for shaping us every day with a new paradigm of thoughts, new paradigm of emotion, new paradigm of disposition, decision making, and everything, O Lord, that Jesus Christ, even of giving us perseverance and endurance in this life. That whatever context we are in and experiencing with, ikaw, Panginoon, ang siyang kaakibat namin. Salamat po ng marami. Sa ngalan ni Jesus, ito pong aming panalangin, lahat ay magsabi ng amen sa ating Panginoong Diyos. Ang mga kapatid na kung saan ay birthday po nila sa araw na ito, ang kapatid na kumaring Hubita Chongson Hison ng Malabon City, Metro Manila, Reverend Leonardo Alvaro mula sa Singan, Pangasinan, pero nandun siya sa bandang London, United Kingdom. At ganyan yung kapatid na Athena Dobles dyan sa bandang Englewood, Ohio, USA. Erlinda Tangon, Armando Chito de Lima ng Bacoor City, Cavite, Sam and Linda Villa. Yes, Sam, Reverend, yes, Sammy Villa, at gaya din ang kanyang asawa dyan sa bandang London, United Kingdom, at gaya din ang kapatid na Joy de la Cruz, kanib ng Bethany Methodist Church, Hermosa Bataan, at gaya din po ang San Mateo Multicare ng San Mateo Isabela, Mirasol Girales Ayabas, at gayon din ang Digonis Hazel Melomeda ng Sultan Podarat Maguindanao, Dominique Tangonan dyan sa bandang Salisbury, Wiltshire, Jo Maria Agsunod ng Tugagaraw City, Cagayan. Lamang po ang mga pangalan na kung saan ay nakarating sa impila ng Ride on Ministry na birthday po nila sa araw na ito. Aming Ama at aming Diyos, kami po ay nagigisa sa pagdiriwang ng birthday ng mga anak mong ito. Ang mga iba ay pastor, ang merong diakonesa at mga laiko, Panginoon, pero hindi lamang sila, O Diyos, kundi marami pa na mga kababayan namin sa Luzon, Visayas at Mindanao sa Pilipinas na nagdiriwang ng birthday sa araw na ito. At gayon din sa iba-ibang mga bansa, Panginoon. At gayon din po lahat ng mga isinilang sa araw na ito ng mga sanggol. Lahat po sila, Panginoon, ay aming binabati, pinapanalangin, Panginoong Diyos. Ang iyong patuloy na pag-iingat at pagliligtas sa kanila, ang iyong patuloy, Panginoon, na paggabay sa kanila sa araw-araw at sa tituin. And may they enjoy their celebration of birthday, not to forget also to come unto you, to thank you, and even to rededicate their lives
and the family they belong at gayon din sa mga work nila at sa iba pang mga larangan, pati na ministeryo, leadership at pati na ang paglilingkod sa iyo. And that more and more 365 days per year ang darating pa sa bawat buhay nila. With good health and wellness and even of victory and successes and even of continuing manifold the blessings they needed every day. Yes, Lord Jesus, pagpalain mo pamilya na kanilang kinabibilangan, pagpalain mo ang kanilang mga livelihood, pagpalain mo ang iba't ibang larangan ng kanilang mga buhay, pati na Panginoong Diyos, mga sanggol, na isinilang, na ikaw, Panginoon, ang siyang maghari sa kanila, sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwina, na ikaw, Panginoong Diyos, ang siyang maging kalasag nila nang sila ay lumaki, nakaaya-aya. Sa iyo at gayon din na kung saan pagdating ng panahon ay sila din makakakilala at makatanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas nila, Hesus Kristo. Pangunahan, pagbalayin ang kanilang mga magulang sa kanilang ginagawang paggabay at pangungunas sa kanilang mga anak. Yes, matugunan din ang kanilang mga pangailangan. At maitur nila kung ano yung tama, kung ano yung makabubuti, Panginoong Diyos. Kaya umaasa kami, Panginoon, even the future ng mga sanggol na ito ay maging matagumpay at maningning. Sa pangalan ni Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon at ngayon ay awitan po natin ang mga kapatid na ito. Mabuhay ka now at pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning. Lumawig na wang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Ipagpalain ang mga araw upang darating, ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin. Lumawig na wang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kaparang. Ang tahanan ngayon nagsasaya ay yung pagpalain sa tuwi-tuwina. Lumawig na wang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpak po natin ang lahat po ng may birthday sa araw na ito. At
Gayun din po ang mga sanggol na kung saan ipinganak sa araw na ito. Itsura naman natin kanilang mga pamilyang pinabibilangan. Purihin natin ang ating Panginoon at tunay nga naman na kaibuti ng Panginoon Diyos. Enjoy your birthday sa araw na ito. May handa man o wala, tuloy ang birthday mga karayon sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Dumako pa tayo sa mga prayer requests, mga kapatid sa ating Panginoon. Mula sa ating kapatid na Dr. Karina Roman ng Los Angeles, California, USA. Ang kanyang prayer request, I was told yesterday from my visit to the doctor that there was a slight diffusion of cancer cells in the lining of my brain. Please pray for me po to the Almighty Father. Yes, our Lord Jesus, we come before you to entrust the current situation of the body, the health of Dr. Karina Roman, particular po, Panginoon Diyos, ang kanyang brain, Panginoon. Dahil merong di umano na kung saan ay slight diffusion of cancer cells. The lining ng kanyang brain, Panginoon, na kung saan ay amin pong idinudulog sa inyo ang iyong banal na habag, ang iyong pagkilos sa kanya, Panginoong Diyos, upang sa ganun, Panginoon, ay ang mga hindi magandang cells na iyan na nakapagdudulot, Panginoong Diyos, sa kanyang kalusugan, lalo na sa kanyang brain at sa iba pang bahagi ng kanyang katawan, ay matanggal at matunaw, Panginoon, and that we claim and we declare in the mighty name of Jesus. Patuloy, Panginoon, na kung saan ibigyan mo siya ng katiyagaan. Bigyan mo siya, Panginoong Diyos, ng perseverance, endurance, Panginoon. At gayon din na kung saan ay patuloy na pag-asa niya. At patuloy siyang manghawakan sa iyo sa pamagitan ng kanyang pananampalataya, pananalig at paniniwala that you can still do something miraculous for her, O Lord Jesus Christ, for her to really experience the fullness of complete healing, recovery, and even good health and wellness, and even of providing their daily need, Panginoon. Yes. Please release to her, Panginoong Diyos. At gayon din, Panginoon, pagpalain mo ang kanyang buong pamilya, ang kanyang anak, Panginoon, at gayon din ang anumang kanilang pinagkakabalan sa araw-araw, at gayon din, Panginoong Diyos, for their longing and inspiration, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, that will come into reality, O Lord Jesus Christ. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Everybody will say amen at amen to the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Gayun din na prayer request mula sa ating kapatid na District Supervising Elder, Reverend Mercedita Grace Valenzuela, Administrative Pastor ng Maria Aurora Methodist Church, and at the same time, the District Supervising Elder of Maria Aurora District. Sa ilalim ng Aurora, Nueva Ecija, Cagayan Valley Real Conference of Pilipinas. Good morning, Bishop, you and your family and ministry po. Thank you very much. Gayun din po sa lahat po sa inyo dyan. Please, Bishop, isama niyo po sa prayers ang isa sa mga senior active laiko po ng Pilipinas Maria Aurora na si Ma'am Amada M. Hulipas po. Nasa Aurora Memorial Hospital siya now at nawa po ay pagkaloob ng Diyos ang kahabagan sa kanya upang gumaling po siya sa kanyang karamdaman.
Di po COVID-related po sakit niya, Bishop. Maraming salamat po. God bless. Ano po yan? Ah, yes. Anong ibig mo sabihin? Namatay na. Yes. Ito po lang prayer request na ito ay sumakabilang buhay na. Maring ngayon o kanina, makakaray doon sa ating Panginoong Diyos. Ma'am Amada M. Hulipas po, yes. Aming Ama at aming Panginoong Diyos, Ikaw po ang siyang nakababatid kung ano ang pinakamabuti para sa bawat nilalang. Katulad po, Panginoong Diyos, kay Ma'am Amada M. Hulipas, na hindi man siya nakatawid sa landas ng buhay sa mundong ito. Pero siya, Panginoong Diyos, ay nakatawid siya sa buhay physical sa daigdig na ito tungo sa mas magandang kalalagayan ng kanyang buhay sa banal na piling ng Panginoon sa kalangitan. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Dahil hindi na po siya maghirap, sa anumang karamdaman na meron siya, Panginoong Diyos, kundi nandyan siya sa iyong puder. Nawala ng karamdaman, nawala ng pasakit sa buhay, nandyan na kung saan mararanasan ka sa bawat sandali ng kanyang buhay. At gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ang kapayapaan mo'y ang iyong pag-ibig mo, Panginoon, lahat, Panginoong Diyos, ng privileges ng bawat anak mo na nangauna na dyan. Yes, Lord Jesus, maraming salamat po. Bagaman na pinipasalamatan ka namin, Panginoon Diyos, sa naging matagumpay na may katuturan, kabuluhan at pakinabang na naging buhay at paglilingkod ng kapatid na Ma'am Amada M. Hulipas bilang aktibong laiko, Panginoon. Ang buhay niya at paglilingkod na kanyang inialay sa inyo. Gayon din sa Iglesia at gayon din, Panginoon, sa lipunan kanyang ginagalawan. At lalo na, Panginoong Diyos, ang kanyang buong pamilyang kanyang minahal, inarugan. Binigyan ng magandang kinabukasan kasama ang kanyang mahal na asawa. Lahat, Panginoon, ang kanyang nakadaupang palan sa iba-ibang larangan, Panginoong Diyos, tunay nga naman na hindi makalimutan ang kanyang buhay na alaala at patutuo at paglilingkod. And it may serve a continuing enlightenment and inspiration and challenge for all of them to emulate. Aming Ama at aming Diyos, we indeed entrust and commit the total body, life, spirit, and soul of glorified Ma'am Amada M. Hulipas sa iyong mga kamay, Panginoon, sa iyong patuloy na pangangalaga at paghahari sa kanya, sa dakong iyong inihanda, Panginoong Diyos. And that the whole family of Hulipas, they may experience, O Lord Jesus Christ, your embracing love, the uplifting and comfort of your Holy Spirit, and the strength that you will provide for them, and the hope for resurrection and everlasting life, and even a blessing that needed, Panginoon, sa panahon na ito, inyo pong pairugan.
In Jesus' name we pray. Amen sa Panginoon. Gayon din ang karagdagan ng prayer request ng DSC Reverend Mercedes Grace Valenzuela, ang Pastor Diego Romano ng AIM Pilipinas Florida, Maria Aurora at Madam Lily Romano po, ay patuloy po nating ipag-pray ang paggaling po nila. Silang mag-asawa po ay antigen positive po, ganon din po sa mga iba pang laiko na naka-home quarantine dito sa aming bayan. Lumubo po ang COVID case po at kahapon po ay may inilibing po dito sa aming barangay. Due to a COVID po dito po sa barangay Florida. Nang mataas po ang bilang ng COVID cases po. Thank you so much, Bishop, at sa lahat ng prayer warriors niyo po. Aming Ama at aming Panginoon, nilalapit po namin, O Diyos, ang aming kamanggagawang at dating DSC Reverend Pastor Diego Romano. At maging kanyang mahal na asawa, kapatid na Lily. Sa kanilang kasalukuyang kalagayan, sa kanilang kalusugan, Panginoon Diyos, sinyo pong kahabagan sila at pagbalain. Dumaloy sa kanilang mag-asawa, Panginoon Diyos, ang kagilagalalas na pagkilos mo sa kanila. For them, O Heavenly Father, to receive the blessing of your miraculous healing and for them to be fully recovered with good health and wellness. And even of spiritual and financial provision, Panginoon, and that we claim and we declare, O Lord, that yes, Christ, that indeed it will happen to them. And please, O Lord, release to them, O Lord Jesus Christ. Pagpalain din, Panginoon, ang kanilang pamilya sa kabuuan at gayon din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw, Panginoon, matugunan, O Diyos. Protektahan silang buong pamilya, Panginoon, sa araw-araw at sa tuwi-tuwin. Pagpalain din, Panginoon, at pangunahan mo, Panginoon, Diyos, ang local church dyan sa bandang Florida, Maria Aurora, Panginoon, sa lahat po ng mga kaanib. Balain po ang kanilang mga buhay, pananampalataya at spiritual na pamumuhay, Panginoong Diyos, at gayon din na sila'y protektahan, Panginoon. Nitong COVID na ito, Panginoong Diyos, na kung saan ang barangay dyan ng Florida. Lumolobo ang cases ng COVID na kung saan meron pang inilibing kahapon ng dahil sa COVID. Naway pinagkakatiwala din namin sa inyong pangalangag at paghahari at gayon din ang buong Birib family, Panginoong Diyos, nang sila'y mapalakas. Mabiyaan, Panginoon, ng inyong patuloy na pagkakaloob ng kalingan at kalakasan na matugunan din ang kanilang mga pangailangan. Yes, Lord Jesus Christ, humo pa. At mag-flatten ang curve nitong pandemya dyan sa barangay na yan. Hindi lamang sa barangay na yan, kundi sa lahat ng barangay ng Maria Aurora at sa lahat ng mga barang-barangay pa, O Diyos, ng kabuuan ng Aurora Province at sa lahat ng probinsya sa buong mundong ito. Hallelujah, praise the Lord. Yes. Ang patuloy na kagalingan po para po sa lahat ng mga nahawaan.
mga total cases ng pandemya, Panginoon. Yes, Lord Jesus, let them feel and experience of who you are sa kanilang buhay at kung ano ang iyong magagawa sa kanila. And please, O Lord Jesus Christ, embrace them with your love. Provide them, O Lord, the hope, the strength na kailangan nila, Panginoon Diyos, at gayon din ang kagalingan na kailangan nila, Panginoon, nang sila makarecover. Naging mag-aayos ang kanilang pangangatawan at gayon din ang kanilang kalusugan. Natutugunan ang kanilang mga pangailan sa araw-araw at gayon din sa tuwi-tuwi na, o aming Ama at aming Diyos. Yes, we did pray and intercede, Panginoon Diyos, for the flattening of the curve of the pandemic, Panginoon, in every place, Panginoon Diyos. And that we claim and we declare that it will happen, even the ending of this pandemic, Panginoon Diyos. At yan ang pinagkakatiwala namin, Panginoon, sa iyong magagawa, sa iyong paghahari, sa iyong pagkilos. In Jesus' name we pray. Hallelujah at praise the Lord. Amen sa Panginoon. Kaya hindi na prayer request mo na sa ating kapatid na Sister Teresita Herman as of 4:09 p.m. yesterday. Yan sa bandang Baguio City. Bishop, good p.m. Thank you very much. Likewise, kinuha na po ng Panginoong Diyos si Mel ngayong 2. Kahapon po ito. Oras na ito. Alas 2 ng hapon na kahapon. Thank you po, Bishop, sa mga prayer. At alam ko po na nilinis na ng Panginoong Diyos ang mga naging kasalanan ni Mel, kaya tinapos na po ng Panginoong Diyos ang paghihirap ni Mel dito sa lupa. Wala na po siyang maramdamang sakit, anong hirap at sakit sa piling ng ating Panginoong Diyos. Thank you, Lord God. Amen at amen. O aming Ama at aming Diyos, kami po ay nagigisang damdamin at panalangin sa buong pamilya ng kapatid na Mel, na kung saan kahapon alas 2 ay siya, Panginoon, ay umuwi na sa iyong piling. Di man siya nakatawid sa landas ng buhay, Panginoon Diyos, pero ang katiyakan ng kaligtasan at katiyakan kung saan siya naroon, Panginoon, maraming maraming salamat po. Pinagkakatiwala po namin ang kanyang buong katawan, espiritu at luha, Panginoon, sa iyong kamay, sa iyong paghahari at pangangalaga sa kanya dyan sa iyong kaharian. Patuloy din, Panginoon, na pagpalain mo ang kanyang buong pamilya at gayon din, Panginoon, na sila patuloy na sila'y palakasin mo. Matugon ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw at gayon din, o Ama at aming Diyos, na kung saan makararanas sila nang kaaliwan ng gagaling sa inyo, Panginoong Diyos. Salamat po sa naging buhay ng kapatid na Mel, na kanyang ipinaglingkod sa kanyang pamilya, pinaglingkod sa iyo, Panginoon, at gayunin sa iglesia na kanyang kinabibilangan at gayunin sa lipunan. Hallelujah, praise the Lord. Her unforgettable life, Panginoon, and all the things and good works that she indeed contributed to every facet ng kanyang buhay at sa lahat ng nabiyayaan ng kanyang buhay at paglilingkod. We'll continue to speak to them, to share to them, to enlighten them, and even to give inspiration sa bawat isa sa kanila, Panginoon Diyos. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Ipinapanalangin po namin, Panginoon, ang lubos ng kagalingan ng kapatid na John Michael Carali, Panginoong Diyos. At marapatin niyo, Panginoon, na yan po ay kanyang maranasan tunay. At gayon din, o Ama at aming Panginoon,
Ang mga iba pa na kung saan araw-araw po ay amin pong dinadala sa inyong banal na harapan. Ang kapatid na Alma Monteverde na Delio ng Golongapo City, Zambales, at ang kanyang kapatid na isang kidney transplant patient, para sa kanilang kagalingan at kalakasan, Panginoon, marapatin ninyo. Ngayon, Panginoon, ang kapatid na Brother Ernel, ang kanyang magulang for good health and wellness, marapatin po ninyo. At gayon din, Ama at aming Diyos, ang kapatid na Tens Vicente de Guzman, na mayroon pong cancer under medication. Elmer Vicente, suffering from psoriasis under medication, para sa kanilang kagalingan at kalusugan. At gayon din, Ama at aming Diyos, ang kapatid na Emma Bagagwas, para din sa kanyang kalusugan at kagalingan. Maria Andrea Cruz, diyan sa bandang USA, para po sa kanyang kalusugan at kagalingan. Maria Teresa Taginud ng Quezon City, ng dialysis, para din sa kanyang kalusugan at kagalingan, o Ama at aming Panginoon. At gayon din po, Ama at aming Diyos, ang iba pa na kung sana'y amin pong ipinapanalangin sa inyo, ang kapatid ng Hilito Junapan ng General Tino Nuevesiha, para sa kanyang kalusugan at kagalingan. Lady Lacandanzo ng Marilo Bulacan, para sa kanyang kalusugan at kagalingan. Lily Kagalitan, para din sa kanyang kalusugan at kagalingan. Florida Estrada Gamoso ng Quezon Isabela, na nagda-dialysis. Richardson Basibiga, nagda-dialysis, para sa kanilang kalusugan at kagalingan. Glyce Matunan Alvarez ng San Miguel Bulacan, na meron pong breast cancer, para sa kanyang kalusugan at kagalingan. Reverend Dr. Marvin Solayo de Leon, Manena UMC, San Luis Pampanga, para sa kanyang kalusugan at kagalingan. Jane Lumacan ng Cebu City, para sa kanyang lubos na kagalingan at kalakasan. Mirna Sanchez Rapanandakanay ng Sydney, Australia, para sa kanyang lubos na kagalingan at kalakasan. At gayon din ang kapatid ng Dr. Karina Roman, na aming pinanalangin kanina, at ang kanyang mga prayer requests, para po sa mga kapatid na ito, Ricardo Roberto, na meron pong lung cancer. Lynette Miranda, na meron pong breast cancer. Gina Gross Pimaliari, na may cancer dyan sa bandang San Fernando City, Pampanga. At gayon din ang kapatid na Ezekiel Roman, Edelberto Roman. At gayon din ang kapatid na Che Benedicto, na meron pong breast tumor. Pastora Jenny at gayon din si Pastor Marcos Ginto, na mayroong problema sa kanyang kidney. Doktor Pastora Samuel Reyes, na mayroong problema sa kanyang heart at blood. Lahat po sila, Panginoon, ay aming pong idinudulog sa inyo, para po sa kanilang lubos na kagalingan, nawa, Panginoong Diyos, nang sila makarecover at mapalakas ang kanilang immune system, ng kanilang pangangatawan, at magimayos po ang kanilang kalusugan muli. At matutugunan, Panginoon, ang kanilang mga pangilan sa araw-araw, O Diyos. And that we claim and we declare in the mighty name of Jesus Christ na inyong pong ipagkakalob sa kanila, and please release to all of them, O God. Pagpalain niyo ang bawat pamilya na kanilang kinabibilangan, Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus, yan pong aming prayer. Amen sa Panginoon. Gaya din, Panginoon, ang kapatid na Banji at Tanyang, ina ng kapatid na Biron Tanyag ng Marquez ng Cavite City, Cavite, para sa kanyang kalusugan at kagalingan. At gaya din ang kapatid na Delia Valenzuela ng Qatar, para sa kanyang kagalingan at kalusugan. At gaya din ang ma-restore ng kanyang pangangatawan, Panginoon. Marapatin niyo, Panginoon, ang alat gaya nila po ng mga check-ups, laboratories na kanyang hinaharap, Panginoong Diyos. No Babela Sarmiento ng Bataan, dyan sa Batang Bataan General Hospital, para sa kanyang lubos na kagalingan at kalakasan. At gayon din ang kapatid na Dr. Christine Kapil Kapuli Kalika ng Quezon City, para sa kanyang lubos na kagalingan at kalakasan. Reverend Dr. Jimmy Sembrano at Mrs. Merla Sembrano ng Imus City, Cavite, na nasa paggamutan, para sa kanilang lubos na kagalingan at kalakasan. Lilibet Dorego, na nasa paggamutan dyan sa bandang South Cotabato, para sa kanyang lubos na kagalingan at kalakasan. Panginoon Myrel Salcedo ng Bacoor City, Cavite, para sa kanyang lubos na kagalingan at kalakasan. At gayon din ang Rodolfo Tangon ng Taklay ng Badok, Ilocos Norte, para din sa kanyang
kagalingan at kalusugan, Reverend Jay Gaita ng Cabanatuan City na nagdadialisis para din sa kanyang lubos na kagalingan at kalakasan, Julius de los Santos na nasa ICU para din sa kanyang lubos na kagalingan at kalakasan, Nika Cruz Bagtas sa kanyang PET scan nitong darating na at 30 ng September na maging maayos po ang resulta at gayunin Panginoon para din sa kanyang kalusugan na kagalingan. At gayun din, o Ama at aming Diyos, kapatid na Levi Flor Rodriguez, dyan sa bandang Davao City, Mindanao, sa kanyang pinagdadaan po na dialysis para sa kanyang kalusugan na kagalingan, Panginoon. At gayun din po, Ama at aming Diyos, ang kapatid na Trinidad Pakatkati na Granil na nasa pagamutan din dyan sa bandang Isabela, Panginoon, para sa kanyang lubos na kagalingan at kalakasan, retired Reverend Benjamin Assis Sr. dyan sa bandang California, USA, para din sa kanyang lubos na kagalingan at kalakasan at gayon din sa kanyang buong pamilya. Yes, Lord Jesus Christ. Gayon din po ang kapatid na Rosario Rodas ng Balagtas, Bulacan, para din sa kanyang lubos sa kagalingan at kalakasan at gayon din, Panginoon, ang kapatid na Corazon Navarro ng Balanga City, Bataan, para din sa kanyang lubos sa kagalingan at kalakasan, Jean Grace Domingo Tangona ng Bacoro City, Cavite, para sa kanyang complete recovery at gayon din, Panginoon, ang kapatid na Digonis Lourdes Buya ng Bataan, para din sa kanyang kalusugan at kagalingan at gayon din, Panginoon, ang kapatid na Eric Suarez dyan sa bandang Balagtas, Bulacan, para sa kanyang lubos sa kagalingan at kalakasan, Reverend Abet Belyesa and Don ng God's Heart Methodist Church, Halahala, Rizal, para sa kanyang lubos sa kagalingan at kalakasan, lalo na sa kalagayan po ng kanyang puso at gayon din ang kanyang anak na si Eunice at ang apat na office mates, para sa kanyang lubos sa kagalingan at kalakasan, Ernestina Cabico ng Bungabon, Nueva Ecija, para sa kanyang lubos na kagalingan at kalakasan, Mr. June De Leon and Jean De Leon ng Taita, Rizal, para sa kanilang kalusugan at kagalingan at gayon ng kapatid na Brian Vargas nasa pagamutan sa Gordon Hospital, para sa kanyang kalubos na kagalingan at kalakasan at gayon ng Panginoon ng kapatid na Oma Inyang Torres Cruz, para po sa kagalingan ng kanyang mata, Panginoon, upang luminaw, marapatin ninyo at gayon ng Panginoon ang family at team. At ito po ay CBS Parents, Panginoon, para sa kanilang kagalingan at kalakasan at gayon din, o Ama at aming Diyos, Sister Amelita Celestra, para sa kanyang kalakasan at kagalingan ng kanyang katawan, dyan sa bandang Talim Island, Binangon, ng Rizal, marapatin niyo, Panginoon, gayon ng kapatid na Digonis Julie Padolina, ng Genertinion Nueva Ecija, para sa kanyang lubos na kagalingan at kalakasan at gayon din ng kapatid na Heidi Chan Pulido na meron pong breast mass dyan sa bandang Kalawag, Quezon, para po sa kanyang kagalingan at kalakasan, Flor Selvania na meron pong Parkinson disease dyan po sa bandang San Andres, Manila City, para sa kanyang lubos na kagalingan at kalakasan, Panginoon. At umaasa kami, Panginoon Diyos, na yan po ay makapangyayari sa bawat isa sa kanila, Panginoon, and that we claim and we declare for their complete healing, recovery, good health and wellness, and even spiritual and financial provision, Panginoon. Marapatin niyo, O Diyos, at pagpalay ng bawat pamilya na kanilang kinabibilangan, O Ama't aming Diyos, yan po ay aming pag-iusap sa inyo. Gayunin, Panginoon, ang kapatid na JC Gallego upang siya, Panginoon, ay makahanap ng trabaho at siya ay matanggap upang siya ay merong pangkabuhayan, at iyan po ay panalangin namin. Napairugan mo, Panginoon, pagpalain mo rin, Panginoon Diyos, buong pamilya ng Gallego at gayon din ang kapatid na Sweetie Balyega na makabalik na sa kanyang pagduty bilang isang frontliner nurse. Pairugan niyo, Panginoon, marapatin. Pagpalain niyo siya at gayon din ang kanyang paparating na trabaho. Lahat, Panginoon, ng mga hindi namin mabanggit na mga pangamaralan na kung saan ay meron po silang mga pinagdadaanan, Panginoong Diyos, sa kanilang mga buhay sa panahon na ito. Pagkalob niyo rin, Panginoong Diyos, ng kagalingan sa lahat ng laman ng pagamutan. Lahat ng mga nasa quarantine facilities, lahat, Panginoon, na nasa banig ng karamdaman sa kanilang mga tahanan, Panginoong Diyos, we pray, O Heavenly Father,
for them to receive and experience, O Lord, the fullness of your healing, for them to be recovered, and for them, O Lord Jesus Christ, to have good health and wellness, and even meeting their need every day, Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Pagpalain, Panginoon Diyos, sa lahat po ng Tagaluson ng mamamayan. Lahat, Panginoong Diyos, ng mga nasa Mindanao, mga mamamayan, Panginoon, at gayunin sa Visayas. At ang lahat ng mamamayan dito, ang Bulong Pilipinas, mula sa national level. Sa lahat ng rehiyon, sa lahat po ng mga probinsya, at sa lahat po ng mga cities, municipalities, at mga barabarangay, at gayon din sa mga purok sityo, at gayon din bawat pamilya, bawat mamayan, different sectors, different departments, agencies under the government, and even the three branches of the government, the executive, legislative, and judiciary. Sa lahat ng nanunungkulan, Panginoon, at sa lahat ng mga kawani, mga empleyado, at sa lahat po, Panginoon Diyos, ng mga proyekto at mga programa, Panginoon, na maging matagumpay. At ang inyong gabay at pagliligtas at gayunin, Panginoon Diyos, na ang mga naluklok, Panginoon Diyos, ay maging mabuting katiwala sila, Panginoon, sa kanilang mga tungkulin. At hindi sila matempt na maging tiwali. Kundi magkaroon sila ng takot, Panginoon, kaya pagpalain mo at pangunahan lahat po ng nanunungkulan sa panahon na ito. Ano mang problema, Panginoon, ng bawat bansa, Panginoon Diyos, tulungan mo, Panginoon, at magkaroon ng solusyon. At ganyan, Panginoon, na pagpalain mo lahat ng bansa, ang buong mundong ito, Panginoon Diyos, upang sa ganun, Panginoon, ay patuloy na maging epektibo at marapat, Panginoong Diyos, ang lahat po ng mga pagkilos, medical at iba pa sa pagsugpo ng pandemya, at gayon din, Panginoong Diyos, na muling mapasigla ang ekonomiya, at gayon din ang pangkabuhayan ng bawat isang mamamayan at bawat pamilya, Panginoon, ay pairugan mo. Pagpalain, Panginoong Diyos, lahat po ng nasa ilalim po ng pribada, ang mga negosyo, mga kalakal, mga paggawa, Panginoon, mga CEOs at gayon din ang mga employers at empleyado. Sa mga ginagawa, Panginoon, yes, pagpalain mo ng patuloy pa rin na kung saan ay maging matagumpay lahat, sa kabila na kung saan maraming nagsara na mga establishmento, marami na nalugi at marami na wala ng trabaho. And that we may indeed arise again and again and again, O Lord, that Jesus Christ, with your help, with your blessing, with your knowledge and wisdom, Panginoon, na nais mo na yan ay pagkaloob sa bawat isa, Panginoong Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! At gayunin, pagpalain niyo, Panginoon, lahat po ng paaralan, mga educators, mga pamunuan, mga estudyante, mga magulang. Palain mo lahat po ng kaparaanan dito ng pag-aaral, Panginoon, and that the students may enjoy studying. Kahit na kakaiba ang approach ng education sa panahon na ito. Punuin mo sila, Panginoon, ang tiyaga ng sikap, ng karunungan, kakayanan, kaalaman, Panginoon. At gayon din ang mga magulang, pagpalain ninyo ang kanilang mga pagsusumikap, nang matugunan din ang kanilang mga pangailangan at makatapos ang kanilang mga anak sa darating na panahon at magkaroon ng magandang kinabukasan. Pagpalain niyo, Panginoon Diyos, lahat ng paralan. Pagpalain niyo, Panginoon, lahat po ng churches. Lahat po ng mga church workers, Panginoon, lahat ng mga membro, at lahat, Panginoon, ng mga family members, Panginoon, mga leader laiko at officers, anumang denominasyon, Panginoong Diyos, pangunahan mo at pagpalain. And even the different ministries and missions that they are doing, the different approaches of ministry in today's world and context, Panginoon, lalo na sa mga itong kaparaanan ng gawain via internet, on the continuing preaching of the gospel and of your kingdom, at gayon din sa mga panalangin, pagpalain niyo lahat, Panginoong Diyos.
Gayun din, Ama at aming Panginoon, pagpalain niyo lahat po ng mga overseas Philippine workers nasa iba't ibang mga bansa. Ingatan po sila, protektahan Panginoon sa kanilang kalalagayan, pagtagumpayin ang kanilang mga trabaho. Gawin mo Panginoon na kung saan ay lagi silang healthy at mabuti na mga tao ang kanilang mga employers, na hindi sila sinasaktan, na hindi sila pinagsasamantalahan Panginoon, kundi mabubuti nawa silang tao at employers Panginoon. Pagpalain din ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Ang iyong pag-iingat, protection at pagliligtas at gayon din ang pagpapala at kailangan nila sa araw-araw, Panginoon. Marapatin niyo, pagpalain niyo lahat po ng mga farmers, lahat po, Panginoong Diyos, ng mga mangingisda, mga magyunyog, mga nag-aalaga ng hayop na kinakain at gayon din ang mga nagtatanim ng mga gulay, lahat, Panginoon, na dinadaluyan dito, O Diyos, pagpalain niyo ang bawat pamilya nila. Pagpalain niyo, Panginoon, ang kanilang mga kabuhayan. Pagpalain niyo ang kanilang mga anak, Panginoong Diyos, na sila makatatapos ng pag-aaral at gayon din, Panginoon, ang bawat harvest ng kanilang mga pananim ay maging maunlad at masagana, Panginoon. Hallelujah! Pagpalain mo, Panginoong Diyos, na ang buong mundong ito, kapayapaan, katarungan mo'y kabanalan mo'y ang iyong pagiging matuwid, Panginoong Diyos, ang siyang maghari at mangibabaw sa halip ng ninanais ng iilan na nagaharing uri. Dalagi din ay, Panginoong Diyos, na kung saan ang kahandaan ng Pilipinas sa darating na eleksyon nitong darating na Mayo 2022. Nanawa, Panginoon, ay maging malinis ito, mga katarungan, na wala pong patayan, maging mapayapa, wala hong mandaraya at wala hong magic-magic, kundi pawang katotohanan. Yes, pumili po kayo, Panginoon, ng mga karapat-dapat manungkulan. Mula sa pinakamataas na posisyon hanggang doon sa pinakamababa, O Diyos. Palain mo ang bawat Pilipino na boboto upang maging matalino at upang maging okay sa pagpili. Para sa bayan at para sa pag-unlad at kabutihan ng bansang Pilipinas. Yes, Lord Jesus, alam namin na nitong darating na October ay siyang submission na ng candidacy on the national level, Panginoon. Hallelujah! Lahat po pinagkakatiwala po namin na tumaasa kami, O Diyos, at maging ang buong maghapon na ito, Panginoon, ay maging matagumpay at may sa katuparan namin lahat po ng aming gawain, Panginoon, na mapayapa at maunlan, maging ang buong magdamag. Ang iyong pag-iingat at pagliligtas, in the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Everybody will say amen at amen to the Lord Jesus Christ. Hallelujah at praise the Lord at amen sa ating Panginoon. Yes, shout out sa ating kapatid na Don Petilo at Sister Marina Kaming Petilo dyan sa bandang Malta, Europe, for providing me again my outfit today. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos at patuloy po na kayo naingatan gabay ng Panginoon sa araw-araw at sa tuwina. Pagpalain ang inyong work dyan sa bandang Malta, Europe. At gayon din, shout out din sa mga ilang mga bagay na kung saan ay ito po'y kung kahapon ay mga friends. Yes. Ngayon naman, iyong mga relatives na sina-shout out natin na kung saan ay nanalangin at gayon din at nagkaloob ng kanilang support sa panahon na kung saan ay nasa pagamutan ng abang misis ng
lingkod ng Panginoon. Yes. Shout out sa buong pamilya ng mga Simon. Yes. Diyan sa bandang Ohio, Texas, and Florida, United States of America, ang Tito, Ninong, Salvo, Simon, and children, Ellen, Bessie, Edgardo, Marlene, Rosanna, and families. At gayon din ang kapatid na Erwin and Chane, Christian Faith, Tangonan, Agosto, diyan sa bandang Quezon City. Mr. Benjamin, ang aking kapatid, and Reverend Dr. Emily Tangonan, diyan sa bandang Quezon City. At gayon din kapatid, my brother, Engineer Chani and Debra Tangonan, ng Los Angeles, California, pero ang pamilya na dyan sa bandang San Mateo Isabela, at gayon din ang Reverend Rodney David Casiguran Palacio ng Bulacan. Kapatid na Ray Casiguran Palacio ng Alfonso Cavite, Mrs. Diconis Alwida Casiguran and children, si Ermel, Sirmel na nasa USA, Jenor, Aleluya, na Jaconesa, Osana, Osan, and families. Diyan sila sa bandang Quezon City, Engineer Nascenciano, Jun Yanga Jr. and family, ng New Zealand. At gayon din ang kapatid na Kerosene Shalom Tangonan, ang aming anak, at gayon din si Mami Lola Digonis sa Biyaya Kasiguran na Domingo. At meron pang nilagay na BW Tangonan. Yes. Maraming salamat po sa inyo, at patuloy na kayo ay pagpalain ng Panginoon sa araw-araw at sa tuwi-tuwinan. Patuloy po na kayo ay protektahan, ligtas ng ating Panginoon Diyos, at gayon din ang pagpalain ng bawat pamilya na inyong kinabibilangan, at gayon din ang inyong mga kabuhayan, at gayon din na patuloy na napapatatag at napapalago ang inyong pananampalataya at espiritual na pamumuhay. Dalangin na ang Panginoon Diyos na kayo po ang siyang kanilang gabay sa lahat ng panahon. At gayon din, Panginoon, kung saan ikaw po ang siyang protection nila sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi na, o aming Ama at aming Diyos. Kaya lahat po sila, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo, sa inyong patuloy na pag-iingat sa kanila sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi na. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon Diyos. At bukas ay pagpatuloy po natin ang pag-shoutout. Yes. Purihin natin ang Panginoon ng Ride On Ministry. Patuloy po na nagpapabot sa inyo ng pamumusta. Kumusta kayo dyan? Yes, purihin ang Panginoon. Salamat po sa inyong presence. Salamat po sa inyong pag-like. Salamat po sa inyong pag-comment. Salamat po sa inyong pananalangin sa pagkikinig ng mensahe ng buhay. At salamat po sa inyong pag-follow sa ating page, Bishop Rito Mon. At salamat din po sa pag-share ninyo sa bawat episode ng Ride On Ministry. Purihin natin ang Panginoon. Ride On Ministry, patuloy po na sinasabi sa atin, God bless and protect us all always through the presence, the power, the acts of the Holy Spirit and His inspired words. Stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Ngayon ay atin pong silipin ang mga comments na inyo pong ipinarating sa umagang ito. Awari, my dear Sister Awa Agustin, kaadi po ng Capital Methodist Church at sa bandang Sido Balang Abatan, sa Atulubidyan at God bless Agustin family. Pahalapakan po natin siya dyan. Salamat po sa inyong presence, sa kanyang comment. Good morning, my Bishop, and to our and your family. Thank you very much. Gayun din po lahat po sa inyo dyan. How are you, my dear Sister Josie Rose Evangelista Soliben, dyan sa bandang Maria Aurora, Aurora Province, kani po ng Maria Aurora Methodist Church. Puri ng Panginoon. God bless you all. God bless Evangelista Soliben family. Pahalapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Thank you so much again.
hindi pa natin nakukuha po rin ng Panginoon Diyos. At gayon din ang kanyang comment, good morning, God bless us all po. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan. At comment po lang sa kapatid na Sister Au Agustin, yes Lord, amen, with emoji of prayer. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Gayon din po lang sa kapatid na our my dear sister and Dorly Magat dyan sa bandang Novaliches, Quezon City, Matlamalina, Sadubid dyan at Gavins Magat family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Salamat po sa inyong presence, sa kanyang comment. Good morning po sa lahat. Thank you very much likewise. Gayon mo lang sa kapatid na Sister Mirna Sanchez Rapanandakanay dyan sa bandang Sydney, Australia, sa Tulbid yan at Gables Rapanandakanay family. Palapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po sa inyong presence, sa kanyang comment. I watching with the three emoji ng heart. Yes, thank you very much. At gayon mo lang sa kapatid na Abed Dear Lucas Mariano sa Tulbid yan sa bandang Madrid, Spain. Yes, kumusta mga Pilipinos dyan, nagdadi ng mga Espanyol at gayon din ng buong pamilya. God bless Mariano family. Palapakan natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, yung mapagpalang umaga po Bishop and family at sa mga ka-ride on ministry. God bless us all with emoji of prayer and heart. Amen at amen. Thank you very much. Gayon din po sa inyong lahat dyan. Purihin natin ang Panginoon. How are you, my dear Merz Ramirez? Purihin natin ang Panginoon. Wherever you are in the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao, you are there. Thank you for your presence, for being witness in this episode. Yes, purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Yes, are you living or working somewhere in Japan? Tama ba ako, kapatid na Merz Ramirez? Hallelujah, praise the Lord. Kung diyan ka man sa Japan, ay shout out to Lupin dyan, mga Japanese at ganyan mga Pilipinos dyan. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah, praise the Lord. God bless Ramirez family. Purihin natin ang Panginoon ang kanyang coming. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatiran. Thank you very much. Gayon din lahat po sa inyo dyan. Yes, how are you, my dear? Kumaring Lenlen Alsaga ng Balbon City, Metro Manila, sa Tulubid dyan at Gabes Alsaga family. Palapakan natin. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat po sa inyong presente at gayon din ang kanyang comment. Good morning po, Bishop Tangonan family. Kabiyaya, God bless, praise, and thank you, God. Thank you very much. Gayon din po sa inyong lahat dyan. Added comment mo na sa kapatid na Sister Au Agustin. Thank you, Lord, for this another day. Yes, with emoji ng kamay na kaganito. Merong ganun-ganun, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes, we need to thank the Lord every day. Hallelujah. At gayon mo lang sa kapatid na Sister Chi, pero ang totoo niyang pangalan ay kapatid na Maria Ninita Pondon, dyan sa bandang Cebu City, Cebu, Visayas, sa tulubid niyan. At God bless you and the whole family and even your medical work as a nurse at gayon ang ministry and leadership mo. Palapakan natin. Hallelujah, praise the Lord. Amen sa Panginoon. Ang kanyang comment ay good morning, Bishop Ma'am Jean. At ibiyaya at sa lahat ng Ride on Ministry, blessed day po. God bless with the emoji ng bulaklak ng sunflower, bulaklak ng gumamela at gayon din ng prayer. Thank you very much. Gayon din po sa lahat po sa inyo dyan. Yes, how are you, my dear educator? Jocelyn Makatugal Bakling ng Just Living Water Methodist Church, Barangay Gabin, Mariveras, Batang. Shout out to Bidyan at God bless Bakling family and your ministry and leadership. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Salamat po sa inyong presence. Ang kanyang comment, good morning, Bishop Ati Jean and family. God bless with emoji ng prayer. Salamat po na marami. Gayon din sa inyo dyan. Good morning at gayon din added comment mula sa ating kapatid na Merz Ramirez. God bless Bishop Itangon and your family. Thank you very much. Likewise, yes. Gayon din mula sa ating kapatid na educator Jocelyn Makatugal Bakling. Added comment, bagong araw, bagong pagkapala sa ating lahat. Karay doon ministry with emoji ng heart. Yes, salamat po at gayon din lahat po sa inyo dyan. At gayon din added comment mula sa ating kapatid Merz Ramirez. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Yes, palapakan natin ang Panginoon at tunay nga naman na pagpalain ko ng Panginoon sa araw-araw at sa weekly naman. Hallelujah, praise the Lord. Gayon din mo lang sa ating kapatid na how are you, my dear Sister Betty Jean Usalia Berzosa ng Ilagan City, Isabela, sa Tulubid yan. At God bless Usalia Berzosa family. Palapakan natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Salamat po sa inyong presence, sa kanyang comment. Mabiyayang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po, Bishop, sa mensahe ng buhay
At mga panalangin, welcome po to God with the Glory. Patuloy tayong ingatan at pagpalain ng Diyos. Amen sa Panginoon. Yes, puri na Panginoon Diyos. Salamat po at guiding po sa inyong lahat dyan. At comment mula sa ating kapatid na Mers Ramirez. Napakaganda ng mga salita mo, Bishop Tangonan. Hindi ka nabanggit ng di maganda salita. Tama po yan. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Amen sa Panginoon. Yes, kaya di ba na sa kapatid, hawa niya my dear Regional Bishop Joey Lapitan ng Metropolitan Calabar sa Methodist Regional Conference, nakabase dyan sa bandang Church Pedy Highway Christian Valley School ng Aguinaldo Highway, City of Bacoor, Cavite. Shout out to at God bless Lapitan family and your ministry and leadership. Yes, salamat po sa inyong presence, ang kanyang comment. Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah sa Panginoon. At gayon din ang kanyang added comment, prayer request, need po madala sa ospital si Ate Noemi Canlas na nasa Pinagpala, PCU, UTS, Dasmariñas, City, Cavite. Yes, yung Pinagpala po, yung Pinagpalang Billings. Yan po sa bandang Philippine Christian University, Union Theological Seminary, Palapala, Dasmariñas, City, Cavite. In the mighty name of Jesus Christ, we indeed pray, intercede with the current situation of Sister Noemi Canlas, Panginoong Diyos, sapagkat siya po ay dinala sa pagamutan. O Ama at aming Diyos, kami po ay nagkakaisa na pinapanalangin siya, Panginoon, na inyo pong pagpalain, Panginoon, ang pagamutan at gayon din ang mga medical frontliners at gayon din, Panginoon Diyos, ang mga ilalapat na medical procedures, mga gamot, mga pagkain at gayon din, Panginoon, ang aming mga sama-samang panalangin at higit sa lahat, Panginoon Diyos, ang iyong magagawa, Panginoon. Hallelujah! Kasangkapan ninyo, epektibo po ang frontliners, Panginoon, medical frontliners at pagamutan, Panginoon Diyos, at gayon din para po sa lubos na kagalingan at kalakasan, recovery, good health and wellness, at gayon din ang matugunan din po ang pangangailangan. Spiritual at financial ang kapatid na Noemi Canlas, Panginoong Diyos, and that we claim and we declare na iyan ay pagkakalob mo, Panginoon, and Lord Jesus Christ, Holy Spirit, please release to her, Panginoon, at pagpalain yung buong pamilya ng Canlas. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat po magsabi ng amen sa Panginoon. Yes. Amen sa Panginoon. Gaya din added comment muna sa ating patid, Regional Bishop Joey Lapitan. May mga taong yan nagpaparatang ng kasinungalingan, hindi lamang sa panahon ni Pablo, maging sa panahon na ito. Yes. Meron nga po. Puri natin ang Panginoon. Yes. Kaya let it be a reminder sa bawat isa atin na kung saan ay huwag po tayong magparatang. Yes. Lalo na kung kasinungalingan. Yes. Purihin natin ang Panginoon. Yes. At ganyan mo na sa ating kapatid na Brother Ernie Acanas dyan sa bandang Barangay Silangan ng Quezon City, Pedro Manila. Sa Adlobidyan at Gables Acanas family. Sila po ay kaanib po ng Good Samaritan United Medicine sa bandang Quezon Avenue ng Quezon City, Metro Manila. Palapakan natin ang Canas family. Purihin natin ang Panginoon. God bless. Hallelujah. Salamat po sa inyong presence, sa kanyang comment, mabiyang umaga po, Bishop at yung pamilya at mga Karaydon Ministry. Salamat sa mensahe ng buhay na patuloy pinagkakalob mo sa amin with emoji ng prayer. Welcome po at to God be the glory. At gayon din mabiyang umaga po sa inyong lahat dyan. Gayon din mo na sa ating kapatid na how are you my dear? Yes, DSE Reverend Mercedes de Valenzuela ng Maria Aurora Methodist Church at gayon din ng Maria Aurora District. Sa Tulbidyan at Gabes, Valenzuela family and even the church and the whole district. Hallelujah, praise the Lord. Yes. Yaman kami apo, iti presensyayo. Yes, ang kanyang comment, Bishop, thank you po sa prayers niyo para sa aming mga kapatiran dito sa distrito ng Maria Aurora po. Malungkot po kami dahil ang kapatid namin dito sa Pilipinas, Maria Aurora, Madam Amada Hulipas ay pumanaw na po. Nawa po ang kaaliwan at kapayapaan ang igawad sa kanyang pamilyang naulila. Thank you for your info. And that we claim and we declare, yes, as we intercede with your prayer for the whole family of Hulipas, so that the continuing comfort and even of strength and of peace and even of blessing and hope ay kanilang matanggap mula sa ating Panginoon Diyos. Yes, please extend my solidarity of sympathy and prayer to the whole family of Hulipas. Yes.
Tuloy lang tayo sa ating panalangin. Yes, huwag tayo mapagod na mananalangin sa ating Panginoon. Lumapit sa Panginoon. Gaya din natin kami po na sa debatin regional bishop at Joey Lapitan, de Amada Holipas ng Maria Aurora Methodist Church sa Imuina kay Lord. Kanina lang, yes. Thank you for that info. And that we indeed entrust the whole life and even the spirit and soul of glorified Activa Leia Amada Holipas sa banal na presensya ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Yes! Ganyan added comment mo na sa ating kapatid Ariel Bishop Joey Lapitan ng aral sa ating panahon. Huwag magparatang ng hindi totoo sa kanyang kapwa. Yes! Sabihin natin yes at gayon din thumbs at purihin natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah! At gayon din mula sa ating kapatid na Sister Birna Sanchez Raparandacanay, added comment watching with 3 emoji of heart. Thank you very much. Hallelujah. We continue to love the Lord, yes, always and even to love with one another. At gayon din sa ating mga sarili, purihin natin ang Panginoon at gayon mula sa ating kapatid na Sister Amelita Celestra dyan sa bandang Talim Island, Binangonan, Rizal, settle with dyan. At gayon din ang 5 mission churches natin dyan, mga pastor natin. At gayon din sa pangunguna ng iyong kamay na mahal na asawa, missionary pastor James Jaime Celestra. Palakpakan natin sila lahat dyan. Yes, God bless Celestra family and your ministry and leadership. Palakpakan natin. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din, parang iba ngayon yung profile picture ng Sister Amelita Celestra. Hallelujah. Ang ganyang comment, praise the Lord. Hallelujah. Amen, amen. With the image of prayer, mukha ng tao, may puso, kaya di mukha ng tao nakanganga at may puso, at gayon din ang puso, at gayon din ang prayer, at gayon din tatlong exclamation point, palapagan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes, purihin natin ang Panginoon. Gayon din mula sa tigapatid na, how are you, my dear? Yes. Sister Leonora de la Cruz Mirales, shout out of Jan sa bandang, yes. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos Samal Bataan. Purihin natin ang ating Panginoon. Kumusta kayla Jan? Shout out of Jan at God bless de la Cruz Mirales family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah at praise the Lord. Amen sa Panginoon. Salamat po sa inyong presence sa kanyang comment. Amen. Hallelujah. God bless you, Bishop and all. With emoji ng heart at gayon din ng prayer, thank you very much. Likewise. At gayon din pala sa ating kapatid na Sister Josie Rose Evangelista Solibena, added comment. Amen at amen. God bless you, your family and your ministry, Bishop. Thank you very much. God bless you too and to all of you. At gayon din po added comment pala sa ating kapatid na Sister Leonora de la Cruz Mirales. Please pray for my family and friends. Some of them are sick now. Joshua, Jera, Daniela, Mats, Eddie, and Mercy, and baby May. We pray emoji of prayer. Almighty Heavenly Father, our great shepherd, great provider, and great healer, Jehovah Rapha, lumalapit kami sa inyo, Panginoon Diyos, nakikisa sa prayer request ng kapatid na sister Leonora de la Cruz Mirales, Panginoon, para po sa kanyang pamilya at gayon din sa kanyang mga kaibigan, Panginoon Diyos, na kung saan ay ilan sa kanila, Panginoon, ay meron pong karamdaman, Panginoon. Yes, pagpalain mo at ipagkaloob, Panginoon, lubos na kagalingan, recovery, good health and wellness, Panginoon Diyos, kay Joshua, kay Jera, Daniela, Mats, Eddie, and Mercy, at gayon din kay baby May, Panginoon Diyos, and that we claim and we declare, Panginoon, including for spiritual and financial provision, Panginoon Diyos. At gayon din ang pamilya na kanilang kinabibilangan at gayon din ang buong pamilya, de la Cruz Mirales, Panginoon Diyos. Continue to protect them, to inspire them, and to give them, O Lord Jesus Christ, good health and wellness. Pagpalain ang kanilang mga kabuhayan. Pagpalain, Panginoon, matugunan lagi ang kanilang mga pangilan sa araw-araw. The mighty name of Jesus Christ, yan pong aming panalangin. Everybody will say, amen at amen to the Lord that Jesus Christ. Hallelujah. Please extend my regards. Sister, you know, kay kapatid na Joshua, Jera, Daniela, Mats, Eddie, and Mercy, and baby May, purihin natin ang Panginoon. Added comment mo na sa kapatid na Sister Leonardo de la Cruz Mirales. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord.
At gayon din, another comment, hallelujah, healings for the sick through your ministry, Ride On Ministry. God bless, palapakan natin ang Panginoon. Thank you very much, hallelujah. At gayon din, added comment, Ride On Ministry, palapakan natin ang Panginoon. At gayon din mga sa ating kapatid, Pastoral Leonora Dato ng Dubai, sa talubid dyan, mga Dubain dyan, at gayon din ang mga Pilipinos dyan. Palayan kayo ng Panginoon at gayon din God bless Dato family and even your ministry and leadership. Palapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment. Good morning po Bishop Lito na Jean and Lola Bia at mga Karaydon Ministry. Salamat po sa Panginoon sa masarap na tulog. Kagigising ko lang po. Na-late ako. Yes. Purihin natin ang Panginoon. Salamat po at patuloy pa yun ang pagbalay ng Panginoon dyan. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, how are you, my dear Sister Governor Vilma Domingo Canib po ng Pansol Medis Church, Pansol Diliman, Quezon City, Metro Manila, Seattle, Virginia, at God bless Domingo family. Palapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Yaman kami po, iti presensyayo ang kanyang comment. Blessed morning po, pagipanalangin yung kapatid ko si Nore Bibat Sesebum. Anong nangyari naman sa kanya? Nagpa-ultrasound daw po. May tubig ang tiyan niya at left lungs niya mag-iawa. Ako nang panalangin niyo, Bishop. Salamat po. Welcome. Yes, Lord Jesus Christ, pinagkakatiwala po namin ang kapatid Nore Bibat. Kapatid ng kapatid na Vilma Domingo na nandyan sa bandang Cebu, Panginoong Diyos, sa kanyang kasalukuyang kalagayan, Panginoong Diyos, na kung saan siya po ay nagpa-ultrasound daw at nawa, Panginoong Diyos, ay maging maayos po itong resulta ng kanyang ultrasound. At gayon din, Panginoong Diyos, kung ano man na tubig meron sa kanyang Panginoon na excess, Panginoon, at gayon din, Panginoon, ang kalagayan po ng kanyang left lungs, Panginoong Diyos, ay matugunan po, Panginoon, ang maayos ito. Upang sa karoon, Panginoong Diyos, ay makapanumbalik ang kanyang maayos na kalusugan at pangatawan, at gayon din nang siya ay gumaling at makarecover sa kanyang kalalagayan, Panginoong Diyos, at gayon matugunan po ang kanilang mga pangilang sa araw-araw. Bless the whole family of Bibat, Panginoon, the whole family of Domingo, in the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Everybody will say amen at amen to the Lord that Jesus Christ, hallelujah. Yes, please extend my regards. Kay kapatid na Nori Bibat at gayon din mo lang sa kapatid na Sister Melita Celestra added comment. Morning po, Bishop Litan family. Ganon din po sa mga Karaydon Ministry. Salamat po sa pagpapagaling sa akin ng Panginoon Jesus. Napakabuti po ng Diyos sa lahat ng panahon. Palapakan natin ang Panginoon at nakaranas siya ng kagalingan. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah! We praise and thank you, Lord. With emoji of prayer at gayon din ng emoji ng puso at gayon din ng mukha ng tao nakanganga, may puso at gayon din ng mukha ng tao, may puso, panalangin, tatlong exclamation points, purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah, praise the Lord at amen, amen sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. At gayon din ang kanyang added comment, maraming salamat po sa mga panalangin po ninyo sa lahat ng mga anak ng Diyos with three emoji of prayer at gayon din ang puso. Welcome at purihin natin ang Panginoon. God be the glory. At gayon din mula sa ating kapatid na Sister Mary Albiar. Kumusta ka na kapatid dyan sa bandang Saudi Arabia? Kumusta ng pamilya mo dyan sa bandang Nueva Vizcaya? Purihin ang Panginoon sa loob dyan, mga Pilipinos. At pagpalain ng Panginoon ang iyong trabaho, good health and wellness para sa iyo. God bless Albiar family. Purihin natin ang Panginoon. Salamat po sa inyong presence, sa kanyang comment, amen. At gayon din, good morning po. Salamat din, gayon din sa inyo lahat dyan, good morning. Added comment po lang sa kapatid na Sister Augustine, amen, praise God. Palapakan natin ang Panginoon, hallelujah, praise the Lord. At gayon din mo lang sa kapatid na, how are you my dear Sister Denia Mendogorin ng Kabanggana Sambalas? Siya tulubi yan at Gabes Mendogorin family, palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Salamat po sa inyong presence, sa kanyang comment. Good morning po, Bishop. Good morning po sa lahat. Thank you very much. Gayon din po sa lahat sa inyo at gayon din ang kanyang added comment. Hallelujah! Praise the Lord! Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Yes, stay safe and healthy always. Patuloy kayo ng pagpalain ng Panginoon dyan. Hallelujah! At gayon din mo lang sa ating kapatid.
Yes, sumasa kami Panginoon na patuloy po rin na kung saan ay pagpalain at pangunahan Panginoon ang kapatid na sister Benjamin de Gurin Panginoon sa kanyang pinagdadaanan din Panginoon sa kanyang bukol at gayon din sa kanyang pneumonia. Dalain po namin Panginoon Diyos na dumaloy sa kanyang buhay Panginoon Diyos ang biyaya mula sa inyo na magpapagaling sa kanya upang sa kanyang Panginoon na maalis po at matanggal anumang root ng kanyang karamdaman Panginoon Diyos upang sa kanyang Panginoon ay lubos siya na magkaroon ng panatag na isip at buhay at gayon din kung saan ay maging malakas ang kanyang pangatawan at gayon din Panginoon na kung saan maging maayos ang kanyang kalusugan. At agay din akong saan ang lubos na kagalingan makamtan niya at makarecover siya, Panginoon. Pagpalain siya ang kanyang buong pamilya, Mendugurin, at gayon din natutugunan ang kanyang mga Panginoon sa araw. And that we claim and we declare in the mighty name of Jesus Christ. Everybody will say, Amen to the Lord at Jesus. Hallelujah. How are you, my dear sister Norabella de la Cruz? Shout out to the sa Batang Kapanatuan City. Nuebe siya, yes, kumusta kayo dyan? At pagpalain kayo ng Panginoon, ingatan kayo, ligtas ng Panginoon Diyos at gayon din matukunan ng iyong mga pangilan sa araw-araw. God bless De La Cruz family, palapakan natin. Yes, ang kanyang comment, amen, with emoji ng prayer. Thank you very much. Hallelujah. Yes, salamat po sa inyong presence at gini added comment mula sa kapatid na Sister Denya Mendigurin. Amen, amen. At amen, palapakan natin ang Panginoon. At gayon din po, mula na sa inyo dyan sa bandang, agoho ng Kabanggan Sambales. Si Abay Kaani, but leader like ho ng Agoha Medis Church. Puri ang Panginoon Diyos, God bless, Bueno Family, at gayon din ating church yan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord ng kanyang comment. Amen, blessed morning po. God bless everyone with emoji of prayer. Thank you very much, at gayon din palahat po sa inyo. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Salamat po sa mga comments, at gayon po sa mga comments na darating pa, at gayon din sa inyo na hindi man kayo nag-comment. Ay purihin ang Panginoon sa inyong presence, sa inyong panalangin, sa inyong pakikinig, at gayon din sa inyong interceding. Yes. Shout out sa ating kapatid na yes, Brother Ernel, every step every nation, dyan sa bandang USA. Sa kanilang binyan, God bless, Arcangel Felix family, palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din kapatid na Tita Corazon na Navarro dyan sa bandang Barangay City, Batangas, sa kanilang binyan, God bless Navarro family. Purihin natin ang Panginoon. At gayon din ang kapatid na si Sir Nel Darunan dyan sa bandang USA, sa Rubidyan at God bless Nunan family. Palapakan natin. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din ang ating kapatid na Sister Bernalias Grace Roberts dyan sa bandang West Virginia, USA, sa Rubidyan at God bless Roberts family. Please extend my regards to Brother Jerry. Yes, palapakan natin Roberts family. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. At gayon din ang ating kapatid na Sister Minerva de la Cruz yan sa bandang Calaca, Batangas, sa Lubidyan at God bless de la Cruz family. Hallelujah! Praise the Lord! At gayon din ang kapatid na Sister Carmelita Kapuli dyan sa bandang Maribelas, Batangas, sa Lubidyan at God bless Kapuli family. Palapakan po natin sila na dyan. Hallelujah! Praise the Lord! At amen sa Panginoon Diyos. At gayon din shout out sa presence ng ating Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo. Yes, Lord Jesus, palapakan natin. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Shout out din sa kalangitan sa mga angels ng ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Amen sa Panginoon. Yes, ang abang lingkod ng Diyos sa pagkakataon na ito ay pansamantalang nagpapaalam po sa bawat isa sa atin. At ngayon po ay ating pong tanggapin ang bendisyon ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng bendisyon at panulat ni Apostol Pablo sa unang Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 23 at talatang 28. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buong inyong katauhan ng Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoon sa Kristo. Sumain niyo nawa ang pagkapala ng ating Panginoon sa Kristo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Yes, ang abang lingkod ng Diyos ay nagpapaalam po pansamantala mula episode 572
dungo sa marami pang episode na haharapin natin. Mula Lunes hanggang Sabado sa mayong umaga, samantalang araw po ng Linggo, alas 10 ng umaga. Pinabalik po natin lahat po ng papuri at pasalamat sa ating Panginoon sa pagkakataon na ito, and may we enjoy the whole day. And even the food that we are going to partake in our respective tables, purihin natin Panginoong Diyos at sa muling pagkikita. Babay po sa bawat isa sa atin. Hallelujah, praise the Lord.